the fighting pride of the Philippines, Manny. Sa dinami-rami ng napanalunang laban ni Manny Pacquiao at sa naglalaki ang premyong kanya na iuwi, ang madalas tanong ng karamihan ay, gano'n na nga ba kayaman si Manny? Yan ang ating alam ngayon, kaya mag-subscribe at i-hit ang notification bell para wala kayong ma-miss sa channel natin. Huwag din kalimutan mag-comment, i-share at i-like ang mga kakaibang video na to. Naging professional boxer noong 1995 sa edad na 16 at kumikita lamang ng 2 dolyar o 100 piso kada laban. Si Manny Pacquiao ngayon ay may net worth na $190 million o mahigit kumulang na 9 billion sa piso at isa sa highest paid athlete sa buong mundo. Ang pinakamalaking sweldo ng ating 8 division champ ay ang kanyang naging laban kontra kay Mayweather na tinaguri ang Fight of the Century, kung saan kumita siya ng $120 million. Mula noon, ang average earning ni Pacman kada laban ay umaabot na ng $10 to $20 million. Gaya ng kinita niya sa mga laban niya kay Matisse, Broner at Thurman na umabot ng $10 to $20 million ang bawat isa. Base naman sa record ng Forbes mula sa pag-boxing at mga endorsements, umabot na ng tumataging ting na $500 million o mahigit kumulang na 25 billion sa peso ang kinita na ni Pacman. Dito umano niya kinuha ang pagpapatayo ng 1,000 libreng pabahay sa mga nasalanta ng sakuna. Di rin siguro lingid kay Manny na hindi panghabang buhay ang boxing, kaya naisipan din niyang magpundar at magtayo ng mga negosyo. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon niya ng partnership sa Revolution Precrafted, isang international company na nagde-design ng mga decalibre structure tulad ng mga buildings, bahay at iba pa. Meron din silang JMP Mass Media Production Inc. na responsable sa pag-i-ere ng mga radio stations sa General Santos City. Idagdag ba dito ang investment at partnership niya sa Waterwater Energy Technologies, kung saan layunin nito ay makapagbigay ng mura at renewable na kuryente sa bansa. Astig, di ba? Pero hindi lang yan. Meron pa siyang investment sa One Championship at G-Token. At nagtayo ng samut-saring negosyo tulad ng Pacman Sports Bar, Pacman Beach Resort, Pacman H2O, Jinkies Fashion World, MP Princess Digital Printing Solutions, Pacman Wildcard Gym, Team Pacquiao Store Memorabilia, Roadhouse Manny Pacquiao Hotel, JMP Shalom Travel and Tours, at marami pang iba. Una pa lang yan at malulula kayo sa huling bahagi ng video na to, kaya huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para sama-sama na tayo. May maganda ding panlasa si Pacman pagdating sa mga sasakyan. Isa sa madalas niyang gamitin ay ang kanyang Lincoln Navigator, isang full-size luxury SUV na manufactured ng Lincoln brand mula sa Ford Motor. Ito ang pinakamadalas niyang gamitin kapag nagpupunta siya sa Wildcard Gym para mag-training. Si Pacman ay meron ding Ferrari 458 Italia Grey Edition. Ito naman ang sinasabing paboritong sasakyan ng mga sikat na atleta at kahit ng mga artista. Isa sa mga kilalang may ganitong sasakyan ay si Justin Bieber. Hindi siguro may tuturing na tunay na mayaman kung wala kang malamansyon na bahay at hindi magpapahuli si Manny Pacquiao dyan. Base sa akin nakalap, meron lang naman siyang 10 naglalakiang grand mansion. Isa dito ay ang Jensen White House. Ipinagawa at dinisenyo ang mansyong ito para ma-accommodate ang mga bisita ni Pacquiao nung siya ay nununungkulang pa bilang congressman sa Sarangani Province. Mayroong covered court, Olympic size pool, play area at isang malaking baluwagan sa loob ng mansyong ito. Dito rin makikita ang mga naggagandahang sasakyan ni Manny. Nakakuha din si Manny ng isang pamosong mansyon sa North Forbes Park. Exclusive residence na special lamang sa mga taong talagang nakakaangat sa buhay. May mga kilalang businessman at politiko na umano ang nakatira sa lugar na ito. At ilan lang to sa mga ari-arian na pag-aari ni Manny Pacquiao.
Bukod pa dito ang mga bahay na ipinatuyo niya para sa kanyang mga kapatid at magulang. Malayo na talaga ang narating ng ating pambansang kamao. Mapa-boxing, artista, singer, congressman at ngayon na may isang senador. Gayunpaman, nanatili pa rin ang kanyang mga paa sa lupa bilang patuloy na pagtulong niya sa mga nangangailangan at pagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, i-like lang po at i-share. At kung meron po kayong mga request, comment lang po sa baba. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated at makita niyo po ang mga bago nating video. Maraming salamat po sa pagtangkilik at sumama niyo po kung lumago. Hanggang sa muli, maraming po salamat.